morning, good morning. You're on the stage of Nixon TV, the official stage of scouts who wanna know. Welcome to Trade-o-Ree! It is through these exhibitors that we can learn a lot from what transpired in those patches, those scarves, in those memorabilia. You can ask them a lot, how did you acquire this medal? They will share you that story. How did you get that BSA Eagle Scout medal? How did you get that uniform? How did you get this? How did you get that? It's best to ask how. Hindi yung magulat lang kayo, ha, ang ganda. No. It's not enough. You know why it's not enough? Because you wouldn't know the importance and value of that item to that person. Taas ang kamay ng may collection. Taas kamay. Ayan, taas ang kamay may collection. Very good. So, it's time for you to start giving back to other people and also gathering your collection. This is a time to learn. This is a time to know more from these exhibitors, and this is a time to share your experiences with other people. And before I close my message, dear scouts, this day won't be possible if not for you. These patches won't be created if not for you. The scarves would not be worn if not for you. And therefore, we rekindle, we bring life to the value of scouting as we unfold the stories of the materials and scouting items at hand. And as you go on for the day, I wish you all the best. Enjoy and mingle with other people. And most importantly, create a lasting friendship. I formally declare that this Trade-o-Ree 2023 formally open. Ang Trade-o-Ree ay pinagsamang trade at jamboree. Kadalasan, ang trading o tinatawag na swapping ay nagaganap sa mga scouting events tulad halimbawa ng World Jamboree, maski na mga local jamboree. Dito, ang mga scouts ay nagtitipon-tipon upang makapagpalit ng mga items tulad ng neckerchief, slides, kahit na ang uniform. Ngayong araw ay masasaksihan natin ang kakaibang trade kung saan ang mga Boy Scouts ay magpapalit or magsiswap ng mga items na gusto nilang magkaroon o gusto nilang ipamigay sa pamamagitan ng swapping. Good morning, good morning, good morning. Welcome today with Nixon TV here at the National Trade-o-Ree in celebration of the Founders Day, Lord Baden-Powell. This is in partnership with the Boy Scouts of the Philippines and the National Eagle Scouts Association of the Philippines. The first ever Trade-o-Ree here at the BSP National Office. Ayan. With me is Sir Nix on TV. Thank you very much, Sir Yasser. Actually, si Sir Yasser po ay kasama rin sa National Eagle Scout Association of the Philippines. At syempre, siya po ay Training and Program Executive ng Boy Scouts of the Philippines. Makikita nyo po ang kanyang vast collection. Ayan, kayo po ay, kung kayo po ay talagang mahilig mag-collect, magugulat kayo sa kanyang contemporary at syempre, meron namang mga vintage collection. Tulad nito, Sir. Sir, ano po ba, Ire? Ano po ba ito? This is the 100-year celebration of the Boy Scouts of America. It's a jacket patch. Okay. Mostly, the collections were given by friends from different countries. So, ibig niyo magsabihin, Sir, ito ay binibigay sa inyo? Yes. Wow. Souvenir token. Okay. If we travel abroad, yung mga, lalo na sa mga jamborees, okay. Marami kang mamimit na friends, and then they usually give you some souvenir. Okay. So kumbaga, ito ay naipon nyo itong lahat. Yes. Oh my God. Sa inyong ilang taon na po ang collection nyo, Sir? Most likely mga 15 years. Kilala
ang mga Pilipinong scouts sa trade o kaya ay swapping. Kadalasan, kapag sila ay pumupunta sa mga jamborees, lalong-lalo na mga world jamborees, makikita mo ang ating mga scouts na may mga dalang slides at neckerchief. At pag-uwi nila, dala-dala na nila ang iba't ibang klase ng mga slides o mga neckerchief, maski na ang tinatawag nilang mga patches. There are two important items that we would like to share to everyone. Primarily, the educational purpose of the Trade-o-Ree. Correct. So, number one, scouting is all about culture and heritage. Meaning, the event today is actually the celebration of scouting, and this is all about our culture and heritage. Most of the events that are reflected in most of the badges and scarf were actually jamborees that celebrated so many years ago. So this means that the educational purpose of Trade-o-Ree is to relive the culture and heritage of scouting. So we want to share, we want to educate scouts about the history of several national jamborees, world jamborees, and by displaying and showcasing all these items, we can see, you know, the different world events, national events, council events from different countries, not only in the Philippines. So there is really a huge interest and educational opportunity for Trade-o-Ree because we will learn history, culture, and heritage of scouting. Okay. Kasama naman po natin ngayon si Scout Blade ng Troop 389 ng Quezon City Council. Ayan. Good morning. Good morning po, sir. Ayan, good morning, Blade. At maraming salamat at nakapunta ka dito sa ating syempre Trade-o-Ree. Ang tanong, bakit ka nandito ngayon? Para po sa experience at makakita po ng mga old scheme na neckerchiefs, okay, slide, patches at memorabilia po. Ah, okay. Ikaw ba nagko-collect din? Opo, nagko-collect din. Ano ang kinokollect mo? Neckerchiefs tsaka slide po. Neckerchief and slide. Maraming kami nang nakokollect. Opo. Saan ang gagaling ang mga collection mo? Kay Sir Andrew po. Tsaka sa inyo po. Ibig sabihin sa mga jamborees. Opo, sa okay. So binibigay lang namin sa'yo. So, in the future, ano pa ang gusto mong kolektahin aside from slides at syempre neckerchief? Patches po. Patches. Ayan. So, marami ka bang nakita dito na magagandang patches? Opo, madami po ang nakikitang old scheme. Ayan. So, gusto mong magkaroon ng ganon? Opo. So, nagsisimula ka pa lang pero pwede ka nang mag-start. Tulad ngayon, nagko-collect ka ng mga neckerchief. So, congratulations sa'yo at sana marami pang gumaya kay Blade na nagko-collect talaga. Sabi nga nila, ang bawat scouting activity ay isang memory na dapat nating ingatan. Kaya tamang-tama, si Blade ay narito para tingnan ang mga kaganapan nung araw na pwede siyang makarelate ngayon. Congratulations, Blade! Maraming salamat. At kasama po natin ang isa sa mga mahilig mag-collect na mga scout items. Siya po si Joseph Mateo ng Circle 1 ng Quezon City. Yes. Magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Dixon. Okay, buti naman nakasama ka dito sa Trade-o-Ree. Ayan, napansin ko ang dami-dami mong collection. Kailan ka pa nag-start mag-collect? Yung nag-start po kong mag-collect, since family po kami ng Boy Scout, parang napasa na rin po ng sa father ko din sa lolo ko po. Ah, okay. So, nag-start itong collection mo sa lolo mo. Apo. Pinasa sa father mo, tapos ikaw na ngayon. Pang third generation. Oh, pang third generation. That means, years na bago mo na-accumulate lahat ang mga collection mo na to. Ito ba eh, for trade, for sale, or what? For collection lang po, sir. For collection museum talaga. So, for museum piece. Meron ka bang museum sa bahay? May isang wall lang po, sir, na dun po nakalagay yung mga gamit po ng pang scouting. Ah, wow. So, ibig sabihin talagang nagko-collect ka lang at kumbaga dinidisplay mo sa bahay. Ayaw mong gumawa ng museum. Sa ano po, in the future po, gagawa po kami ng museum. Museum talaga, for your own collection. Ah, wow, okay, nice. Itong mga ito, saan na-acquire itong mga ito? Ano ba yung tawag dito? Yung mga bed loop po, sir. Ayan. Ng bawat activities, okay, po, bawat jamborees po. Oh. Then yung mga
evolution po ng barrels po ng mula Philippine Island Council. Okay. As Philippine Island Council pa? Apo, sir. Saan dito yun? Ito po, sir. Yeah. Oh my God, this is ano na priceless. Apo, sir. Nung Philippine Islands pa, 19? 1923, sir. Ah, okay. My God, this naggaling pa rin yan. Sino yun? Lolo mo na? Apo, sir. Wow, ito. Oh, yan, ito. Oh, parang ano to ah? Ah, Google. Google na, ano, Google na bakal. Ang ganda niya. Okay, itong mga ito, i-focus mga dito. Ayan, ano to? Mga pins po sa sir ng mga ano, old programs din po, yung mga explorer scouts po. Okay, so kinukulik mo rin. Apo, sir. Pero of yung course, yung iba nito nanggaling sa father mo. Apo. Bakit may picture ka dito ni Ginoong Saloy Salombides? Si ayan. Sir Saloy din po kasi yung naging scout master din po nila papa nung nagpunta po ng Chiba. Ah, so sa from Chiba, nagkukulik na sila. Apo. Wow, nice one. So ito mga... Evolution po ng highest rank po ng senior scout po. Meron ka ba dito? Apo, sir. Eagle scout. Yung father mo, saan? Wala po. Okay. Ito, mga... Bolo type. Bol. Oh, okay. Ito, galing din ito sa iba't ibang generation. Ibig sabihin, okay. Like this one, oh, Christmas camp nung 82. Apo. Oh, ito. Parang nakakita na ako nito. Ayan. Oh, mayroon ka rin yan. Mga Swiss knife. Ibig sabihin, this is issued by the Boy Scouts of the Philippines? Sa Chiba po. Ah, sa Chiba. Okay. Chiba, Japan. And then, this one, ito? Mga assorted patch po, sir, ng APR, okay. Japan, okay. Boy Scout of China. Yung okay. Mga national jamborees po. Ah, okay. National jamborees. Pati doon? Apo. Yung mga wow. Local council ang po. Ang dami nito. Regional po. How did you manage to accumulate all these things? Ang dami. At saka ito, mga ano mga to? Mga brim hat po, sir. Wow. Ito po yung unang brim hat po sa Pilipinas. Ito? Apo, sir. Ito yung kauna-unahan. Apo. Ito ba yung kay Baden Powell? Ito po yung ganito. Ay, teka muna. Yun ang isusuot ko. Ito po is Philippine made po. Ah, okay. Philippine made. Ito yung ginamit ni Baden Powell. Kumbaga parang replica ng ginamit ni Baden. Ayan. Ito po ang ginamit. Okay. Replica ng ginamit ni Baden Powell. Meron din po siya nitong sa kanya mga collection. Okay. Let's go to your neckerchief. Ayan. Gustong-gusto ko itong mga neckerchief. Hindi ba ito tinitrade? Hindi po, sir. Oh, nice one. Ang dami. Iba-iba rin siya. So, saan dyan ang neckerchief ng father mo? Ito pong Chiba 8 po. Okay. Why Chiba? Nag-Japan ba? Exchange program. Exchange program from Chiba. So, na-accumulate na ito mula dito. Tapos, yun sa Philippines? Ito po yung sa mga Philippines po. Yung National Jamborees po. Yung first National Jamborees sa Balat. This is the first... National Jamboree. 1954. Wow. So ito nasunod-sunod na siya. No, nasaan diyan yung sayo dito? Dito ka nag-start. ako nag-start. Saan? Dito. Ah, okay. So talagang marami siya. Itong mga ito sa Chiba rin. Naman po siya sa Friends of Scouting po ng mga Boy Scout of China po. Oh, ito. What's this? Wow. Religious scarf po, sir. Religious scarf. Nasusot mo rin to? Yes, po, sir. Sinusot mo ba yung mga yan? Yung mga na-earn ko po, sir. Na-earn mo. Okay. Kumba, ito yung mga na-earn mo plus binigyan mo dito. So, ito talagang lahat na to. So, meron ka bang present? Mga present mo na mga neckerchief? Wala pa. Wala pa. Kumbaga parang ngayon pa lang. So, ano yung kinat mo na? So, ako'y natutuwa. So, ano ang pakiramdam ng isang collector na nakikita mo lahat yung mga collected items mo? Bali po, sir. Hindi naman po para sa akin to, sir. Para po sa mga scouts din po na i-explain din po namin kung ano yung evolution, kung saan po nagsimula yung mga dating neckerchief po to the present po. Ah, okay. So, kung talaga, kumbaga, parang ito ay talagang, ano na, panglahata na ang iyong idea yes. To promote, at least you are also promoting scouting and at the same time, educating them. Yes. Ayan. Itong gustong-gusto ko, hindi ba ako pwede makapagpalit ng bakel? Ay, wala pala akong bakel, sorry. So, including photos, meron ka rin mga old photos. Ito who is this? Sa father ko po. Ah, okay. This is... Patingin nga. So this belongs to your father? Apo, sir. Eh, yung mga photo na yan? Apo, sir. Ah, ito so, po yung family po. Sila lola at lola po. At saka yung ano po, mga anak niya po. Kasama rin sila sa scouting? Yes po. Apo. Wow. Scouting family talaga. Apo. So this one belongs to your father? Yes po.
Ano nakalagay? Joseph Jr. po ako. Siya po si Joseph Senior. Ah, okay. Ito, boy leader. Apo. Boy leader. So, ito kanya. Apo. 1978 po. Wow. So, this one also. So, your mother's was also scout? C-80 na. Ah, C-80. Pero yung father mo talaga ang ano, sa scout. So, nandito siya. Apo, sir. Ito po, sir. Yung nasa gilid. Oh, wow. Ang galing. So, talagang you also collected the old scout pictures of your father. Then, my grandfather, sir. Mm. Oh, alam mo, noong araw, meron akong hunting knife. So, this one, kanino to? Sa father mo. Michael naman. Ah, kay Sir Michael. Sino si Sir Michael? Ito po, sir. Sir Michael, anong ginagawa mo dyan? Halika rito. Kami pong dalawa, sir, yung nag-collect po talaga ng mga vintage po na gamit na... Ah, okay. Hello, Sir Michael. You belong to the same circle? Yes po. Are you also a collector? Yes po. Ah, kumbaga kayong dalawang nag-collect. Yes, nag-collect talaga kami, sir. Eh, bakit ngayon ka lang nagpakita? Sa lahat ng interview na nakaraan, sir, hindi talaga. Ah, okay. So, ngayon pa lang. Yes, oh, congratulations. You're on Nixon TV. Hello, guys. Oh, anyway, kasama ka pala sa nagko-collect. So, this is a, kumbaga, a joint effort. Ayan. So, kayo ang nag-iipon ng mga ito. Hmm. Nadadagdagan ba siya or ito na stop na kayo ng collecting? Nadadagdagan ko. Ah, okay. Basta luma. Ako'y basta luma ang mga items kino-collect nyo. Yes. Ah, okay. Very nice. So, ibig sabihin, sa yung pagkukulek, ano ang pinaka maganda o pinaka priceless na item na hawak nyo ngayon? Yung sabi ko na ikaw, ito, basta ito sa akin to. Ano yun? Ito po, sir. Okay, sir, probably po yung, siguro yung ito, highest awards. Yes. Highest award. Naging yes, eagle ka. Yes po. Eagle ba tawag nun? Or? Sa ano po, yung first kisay, sir, is yung 1930s, which is yung BSA Philippine Council na okay. Issue. Wow. Then yung 1950s, which is yung nag-start yung Philippine Scouting when 1938. Okay. Then yung Serizal Scout on 70s, 80s, then yung 88 to 94, okay. Then current, 95 to current. So, ano dyan yung sa'yo? Yes po, syempre yung Eagle Scout, sir. Dito. Yes. Ayaw mo dito. Sir, matatawang doon. So, bagay, totoo naman eh. Kaya nga tinawag na collector's item na. So, itong mga ito, meron din kayo dyan. Ibig sabihin, most of them are parang nanggaling sa ibang tao, no? Right? So, meron ba kayong na-equip? Meron, ibig sabihin, on your own, meron kayong na-idagdag sa collection. Ano yung na-dagdag mo sa collection? Yung mga national jamborees po. Ah, okay. Yung current national jamboree nandito rin. Ayun po. And, first to latest po. First to latest. Ayun, na. Oh, talaga, really? Kompleto. Ibig sabihin kompleto, yung national jamboree. Oh, wow. Nice one. Oo. So, talagang makikita dyan ang mga ginamit nung mga jamboree. So, paano yun? De every year, bago kayo ng bago na. Dagdag ng dagdag. Ah, dagdag ng dagdag. Palit na lang ng lalagyan. Ito, this one. I like this one. Kasi nung Boy Scout kami, gumagawa din kami ng ganito. Lalagay namin sa bahay. To remind us, this, talagang may scout sa bahay na yun. And you are bound to do your duty. Yes. Ayan, and very nice. Natutuwa ko. And this one is... Holy Ghost Church. Yes. Ah, okay. So kumbaga kasama rin sa mga picture. Yes. Uy, meron kayong ano, meron kayong collection ng stamp. Actually, meron ako niyan. First day issue. Oh, meron ako niyan. Kaso sa talaga pinamigay ko na rin. Dahil syempre hindi naman ako collector. May nagbigay sa akin. So binigay ko na rin sa isang tao na hindi ko na sasabihin kung sino 'yun, pero very very important. Anyway, again, thank you very much. For sharing this treasure trove ng mga talagang masasabi natin na historical piece ng scouting. Yes. Hindi lamang of course sa Philippines, right? Meron din ito dito sa Chiba. It's of course related sa Philippines. Okay, thank you very much sa inyong dalawa. Maraming salamat. And research din po kami, sir, sa Facebook po is yung Metropolitan Museum of Scouts po. Pwede niya po makita yung mga items. Ah, okay. Nadaanan ko yun. Yes, so sa inyo pala yun. Yes. So lahat nito nandun. Apo, yes, sir. Wow. So kung gusto nyong makabasa o makakita ng mga talagang masterpieces o sinasabi nating mga artifacts ng mga lumang mga items ng scouting, punta po kayo sa FB page nila.
Metropolitan Museum of Scouts. Metropolitan Museum of Scouts. Okay? Thank you very much sa inyo at maraming maraming salamat at least marami kayong pinaligaya ng mga scouts na nanonood ng Nixon TV. Thank you very much. Thank you, Booster. Thank you, guys. Yan, mapalad po tayo at may kasama po tayong magagaling na scout from Makati at Manila, si John at si Alex. Ayan, tatanungin po natin sila, bakit nandito kayo ngayon sa Trade-o-Ree? Gusto ko po makita yung mga sinaunang bagay na saan po nagsimula yung scout. Wow, totoo naman dahil makikita mo na sa likod natin purong puno ng memorabilia. Ikaw naman? Gusto ko po makita iba't ibang klase ng Necker, sir. Necker? Nandyan, marami rin. But meron din mga contemporary na Necker na pwede kayong bumili. So, sa inyo ba meron din mga ganitong event? Opo, meron lang. So, ikaw, nasa Manila ka, right? Opo. So, nasa Manila tayo ngayon. Ikaw, sa Makati? Wala pa po, sir. Wala pa po na... Ikaw ba nagko-collect na rin? Opo, sir. Anong nakokolek mo? Mga patches. Mga patches, nag-i-start ka na. Opo. So nakita mo ang mga patches na to. Meron ka ba niyan? Wala po. O wala, makipag-usap ka sa kanya. At ikaw, gusto mo bang mag-collect? Opo, sir. Anong gusto mong collectonin? Necker po, sir. Necker, marami ka na? Wala. So wala ka pa, ngayon ka pala mag-i-start? Opo, sir. Ayan, maraming necker. Pag di nakatingin si kuya, kunin mo lahat yung kalahati. Anyway, maraming salamat at congratulations. So, marami kayong matututunan dito ngayon sa mga collection dito sa Trade-o-Ree. Kasama po natin ngayon si Robert Paulo Cruz ng Bulacan Council, Circle Number 1. Siya po ang past president ng NESAP or National Eagle Scout Association of the Philippines. Kakaiba naman po ang kanyang collection. At makikita natin, ipapakilala sa atin ni Sir Cruz ang kanyang mga collected items. Good morning, sir! Good morning, sir. Sir, congratulations po sa inyong activity ngayon na Trade-o-Ree. At nakita ko po, kakaiba po yata ang inyong mga collection. Sir, pwede pong malaman kung ano po ito? These are CSPs. Ito yung CSPs, usually ito yung council patch ng mga councils, okay, no? Sa BSA, sa Boys of America. So, yung kanilang mga CSPs doon, they're special pag Eagle Scout ka. For example, Aloha Council, Eagle, okay, Scout. So, pagka Eagle Scout ka, you're the only one can wear that. Okay. Okay. Tapos, meron tayong mga flap, like sa Order of the Arrow, itong mga flap doon, Far East Council. Okay, sa Far East po ito. Yan. So, we're in way, way back, before, nung nandito pa yung Boys of the Philippines, yung BSA, Philippine Islands, merong Order of the Arrow Lodge dito, ang tawag Baluga Lodge BSA. Okay. It is based in Angeles City. Then later on, naging Akpatuni. Ito, Akpatuni Lodge na siya. Okay. Yun yung current lodge ito ngayon. Ito po yung sa Far East. Yes, sa Far, okay, East. So yan, puro BSA. Ngayon, ito yung collection ko ng medals ng BSA. Eagle Scout. So, okay. The oldest Eagle Scout medal I have is Robbins 2A. Wow! This is around 90 years old. Oh my God. Having this, makikita nyo, napakad detailed nung Eagle Scout medal niya. Considering na yung production noon, hindi naman ganun paka pulido, no? Pero, pati yung likod, ha? Napakaganda. So, yan. Also, these are the current issues ng BSA, BSA. Stang 7, yan. Sir, matanong ko, why BSA? Marami po kayo makokolek, pero bakit po nakakonsentrate kayo sa Boy Scouts of America? First talaga concentration ko are BSP memorabilia, okay, ng Eagle Scout. So nag-collect na po kayo talaga? Meron ako nun nakatago lang kasi ayoko, okay, lang na may kamuka kasi nakakamuka kami. Correct, so, correct. Nilabas, okay, ko mga BSA lang. This is very unique nga naman. Oo, kasi pagka nilabas ko yung Rizal, Scout Citizen ko, tsaka yung mga Eagle Scout medals ko from BSP, magkakamuka-kamuka na kami. Okay. So nilabas ko puro BSA. Other than that, also I am a member of Far East Council BSA. Okay. So I'm an assistant scout master in 485G sa Angeles. So kaya yon. Pero other than that, first reason ko kung bakit nag-collect ako ng Eagle Scout kasi if you will recall, BSA has a council in the Philippines. Yes. So therefore, yung heritage ng Eagle Scouting, especially the program, if you will know the program from BSA and BSP, almost magkamukha lang din. So, ibig sabihin, parang pinamana nila sa atin itong heritage of advancement. So, kaya, I do collect some, like this. Ito, may mga old medals tayo rito. Yes. This is a,
medal na inisyo nung time na yung BSA nasa Philippines pa. My kasi God. Tinan mo, yes. Walang BSA sa gitna. Sir, how did you acquire this one? Paano nyo na, ano, talagang binibili nyo ba yan? Or hinahunting or what? Hinahunt yan, binibili. Okay. Yung ibang mga special dyan, bigay ng mga special na kaibigan. Okay. May mga generous na kaibigan tayo nagbibigay sa atin. So, yun. Parang, ang iba sir, parang mga bago. Are these new issues? Yung so, iba new po? Issues yung iba dyan. Ah, okay. So, until now, talagang nagko-collect pa rin kayo, na-accumulate yes. ng na-accumulate. Yes, so far, sir, itong mga ito, meron ba kayo museum or na pinagdi-display? Wala. Personal collection lahat. Yes. Mm-hmm. So, talagang after this, tago na. Oo. The latest sayang. Acquisition I have is this. Itong tatlo na to. Wow! If you will notice, ito kasi, this is the Silver Beaver. Okay. Ito yung highest award na binibigay ng council sa BSA. Okay. So, ito yung parang, gold merit. Okay. Oo. And then this is silver antelope. Kamukha ng usa natin. Kumbaga pa yun ang counterpart ng usa natin. Yes, oo. And this one? This is silver buffalo. Okay. Parang tama raw din natin sa BSP. Oh, oh. So, kung makikita talaga, mo, talagang magkamukha. Yung awarding system. Okay. Yung mga awards dito sa atin sa BSA. So, hindi halos nakakaiba. Sir, ito ano itong mga ito, sir? Yan, Scouter's Key. Sa Scouter, awards sa Scouter yan. Ah, okay. I saw a old document ng BSP na may Scouter's Key Award din. Mm-hmm. So, yan. Yung mga old awards din yan. Wow, ang galing. Nakakatuwa naman ang mga collection. Ito po ba mga bago po ba yan? Yes, oh, mga bago po. So, why Chinese something? Ay, dragon yan, dragon. Yeah. Yan. Kasi yung totem ng akpato ni Lodge is dragon. Ah, okay. Lahat nung Far East Council issued patch, kailangan may dragon. May dragon. So, this is the reason why lahat ng ito may mga dragon. Ayun, Philippine flag, ayun, may dragon. Oh my God. Ito talagang pa, ang galing. Ito pa. Nung nag-100 years yung Order of the Arrow ito, dragon tsaka eagle. Ayan. Dragon and eagle. Tapos Philippine flag. Ayan. Bakit kaya dragon? Far East because of West because wind. Of Far East. Ah, okay. West kaya wind. Po sila nagkakaroon. So, until when kayo magko-collect ng mga ganitong items? Wala ba na talagang tigil? Tuloy-tuloy na accumulation yun ng mga items? Ako kasi medyo nag-slow down na ako. Kasi I have almost, meron yung mga yes. gusto kong makuha. Okay. As well as, yung iba kasi collection din naman, ano, nakatabi lang. Okay. So, minsan, pag may nakita ka talagang gusto mo, hindi ka makapagpigil, nakabili ka pa rin. Ano? Magastos ba, sir? Oo. Ito yung issue ng World Scout Jamboree last, ano, yan. Ah, okay. Yan, Eagle Scout patch ng World Scout Jamboree sa US. Wow. So talagang sa mga eagle to, sa mga eagle. So yan, yung mga issue nila. So sa ako, one of my wish sa BSP, mm-hmm. na hindi lang puro Eagle Scout patch na bilog lang. Yung, I mean, they yes, make something yes. like this na para may identity yung merong konting ano yung Eagle Scout premium. Okay. Dahil pinaghirapan naman yung rank. Yes, it's true. Tignan mo, pagka, for example, ito, CSP, ano, tsaka flat, Eagle Scout siya parehas. Tapos susutin mo rito, tsaka dyan. O, alam na eagle ka, di ba? Ang gandang tingnan. So, why NSAP can start, you know, siyempre, doing it? Hindi. Siyempre, kailangan ng board resolution ng NEB yan, di ba? Of course. Pwede nyo i-push. Sayang naman. Di ba? Ang ganda kasi. Okay. Oh, so, thank yun. These are old Eagle Scout badges ito. Yan, evolution. Oh my God, nakakatuwa naman. It's so nice seeing this one. Anyway, sir, thank you very much. Maraming salamat po sa pag-share ng inyong collection and I hope madagdagan pa. And sana, meron po ba kayong account or FB account na pwedeng puntahan para makita ito ng mga bata? Private na lang talaga. Ah, so, talaga private. So you only share it kapag kami mga gantong events. Pagka may nag-invite na pwedeng i-display. I have this around 10% of my collection. Ah, okay. So may marami pa akong pwedeng pakita. Talaga? Yun yung sinasabi yung mga local or something yes, na hindi siya ano specific na like this one. Okay, maraming pong salamat sir. Thank you very much sa mga nanonood po sa atin dyan. Sa Nixon TV, marami po kayong pwedeng kolektahin. Tulad ng ginawa ni Sir, ang kanya pong specialty ay tungkol sa Boy Scout of America. Okay. Sir, napansin ko, ito po hindi pa siya, excuse me, hindi pa po siya segregated. Pero napansin ko,
talagang andaming mga galing sa international events. Natulad po nitong mga ito po, yung mga napuntahan po ninyo or mga ibinibigay po sa inyo, ito talaga ng mga fellow participants nyo from the US po ito. So, sa Philippines, meron din po kayong mga collection or entirely puro mga international ang inyong genre? Usually, may mga collections naman from Philippines. It's just that, most of the time, kung nandito ka sa Philippines, you tend to display other countries' souvenirs and memorabilia because most of them are aware of Philippine items, no? Okay. So, what will fascinate them is usually items coming from different countries. But yes, makikita nyo marami pa akong hindi na-display. So, wow! I think most of this... So, ito po ay hindi pa na-display? Wala nang space. Oh, okay. So, ang dami-dami pa lang. Some of these are local items from Philippines. Okay. But I tend to display Asia-Pacific region, world jamborees, regional jamborees na APR. And mostly our world jamborees. Sir, nakakasama po ba kayo sa mga ano, sa mga international trade or mga swapping sa ano? Yeah. Last time yung 2019 sa world jamboree sa US. Okay. So we were there. It's like heaven for scouts like us who are very interested in swapping and trading. Okay. So like this one, ito world jamboree yan. Ito puro mga world jamboree. World jamboree ng oh Sweden, world jamboree ng Chile. Wow. World jamboree ng Greece, world jamboree ng Canada. Puro mga international. How about this one? This one is Korea. Korea. So and then yung iba, countries, no? Mga countries. So Sri Lanka, this one is Lebanon, this one is French Polynesia, this one is Maldives, Cambodia, Thailand. So yun, mainly are different countries. Ito po yung mga countries na napuntahan niyo or yung pong ibang mga pumupunta po rito sa Philippines? Combination. Yung iba, pag may mga nag-host tayo ng scouting event, so they usually come in and then they will give you souvenir. Sometimes, you go to their country, you tend to also give souvenirs. Sir, yun po ba? Hanggang doon po ba sa inyo? Yes. Wow! Ito po yung mga neckerchief din po. Mga iba't ibang klase neckerchief. So, ito naman yung, mostly, Boy Scouts of America. Ito yung the recent jamboree in Bangladesh. Ah, ito po yun, yung pinuntahan ninyo. Yan. Tatlo. Last January. Okay. Tapos, ito mga country na to. This one is New Zealand, Pakistan, Hong Kong, Japan, Ireland, Vietnam. And this one? Canada. Uy, meron kayo nito sa Korea. This is the World Jamboree in Korea in 1991. And then? This one is selection from Australia. What is this? This is the promotional scarf for the upcoming World meron Jamboree. Meron na kayo. Yes. Wow, these are the promotional neckerchief. This one, sir. Ah, this one is not. This one is, it's also part of the jamboree, but mostly are promotional scarves. Okay. So ito, pwede bang... Yeah, sure. Wow. So itong, itong gagamitin sa World Jamboree? Meron silang, the jamboree will issue an official, but for promotion purposes, they give out to different countries. Okay. Para ma-promote yung World Jamboree. This coming August 1 to 12, okay, in Samanggyong, Korea, Philippines will be sending a contingent of 500. 500? So, oh my God. So ito ang pinamimigay nila sa mga ano sa mga sa mga NSOs. Yes. Pero iba pa ang ibibigay nila, iisyu nila sa mga ano. Sir, meron akong napansin. Ito po ay para saan po ito? Ito para po mga contemporary. Ito po ay galing po sa ito, this one is from Sir Florence. Yes. Ito yung mga badges for world for WOSOM programs, okay, the Scouts of the World, Patrimonito. This is the old World Scout Environment Program, Scouts Go Solar, Plastic Tide Turners. This one is Messengers of Peace, Dialogue for Peace. So mostly are initiatives under the Better World Framework. Ah, okay. So iba naman ang collection nito. At least meron din kayo nito. So nakakamangha at sinabi niyo pa marami pa kayong hindi na i-display. Yes. Sayang naman kung hindi makikita. Wala nang at saka baka ang mangyari sir ma-occupy niyo na lahat ang the entire building sa dami ng collection. Ayan, kasama po natin si Ethan ng Torres High School. At syempre, nandito siya sa kauna-unahang Trade-o-Ree. Tatanungin natin,
Bakit ka nandito ngayon, Ethan? Kasi po, gusto ko pong makita yung mga lumang Lakers chip. Okay. At slide po. And history na din po ng Boy Scout. Correct. Kasi nga alam mo natin na ano na mga itong mga nandito ay talagang history ng scouting. Meron ka ba nagustuhan? Marami po dito. May pampalit ka ba? Wala po. Pwede ka humingi. Kaya lang naubos na yata yung mga na pinamimigay na free. Anyway, Ethan, maraming salamat sa pagpunta mo rito at shoutout mo na kung sino gusto mo shoutout. Shoutout mo tatay mo, nanay mo. Shoutout po sa Manila Council ng Torres High School. Okay. And Manalautaw family na din po. Yung tatay mo, hindi mo siya shoutout? Manalautaw na din po yan. Ah? Manalautaw na din po. Okay, thank you very much, Ethan. And congratulations. At sana pag nagkita tayo ulit, Eagle Scout ka na. Ha? Okay, thank you. Yan, kasama po natin si Robert Reb and Mel ng Pateros Community Robert Circle 01. Kahit po kayo nandito sa Trade-o-Ree. Una po sa lahat, sir, para din po may makita din po kami ng mga noting po na mga exhibit po ng scouting. Then pwede rin po makapag ano po kami, swap din po kami ng mga items po sa mga ibang scouts, sir. Ah, ibig niyo sabihin may dala kayong mga items? Yes po. Pwedeng makita. Ah, okay. Ayan, makikipag trade kayo. Yes po. Ito ang inyong mga collection. Yes, ah, wow. Ito. So ito ipagpapalit nyo sa ibang ang dami niyan, sir. Ang dami nito. Ito yung mga naipon mo to. Yung iba po sa trade din po. Sa mga trade? Yes po. Tapos ite-trade mo siya. Anong hinahanap nyo sa, bakit kayo makikipag-trade? May mga idadagdag din po sa personal collection din po namin. Okay. So kumbaga, itong ma-ite-trade nyo, idadagdag nyo ron? Yes po, sir. Sir, ang dami nito, mga mukhang parang yung iba, pare-pareho. Yes po. So kumbaga, ito na-accumulate mo, and then since marami sila, pagpapalit mo. Yes po. Ano ang mga collection mo sa marami ka na ba collection? Nag-start ka na mag-collect? Since 2018 po nagko-collect na po ako. Ah, since 2018. So yes, marami ka na talaga na collect. Medyo nagbabawas din po kasi bakit? Marami po masyado eh. Wala pong mapaglalagyanan, baka masayang po. Kayo naman kuya, kailan kayo nag-start mag-collect? Around 2015 po yung start ko po, sir. Then yun po, bali, ang mga kono-collect ko naman po, may mga common team po ko na sinusundan. Either commemoration po, sir, or may sinusundan po na isang tema o, na doon po yung style po ng collecting ko po. Ah, okay. Kumbaga, ito talaga, kasi napansin ko sa'yo, itong items mo, pare-pareho. So, ito ba talagang kino-collect mo sila para in the near future, meron kang pang trade? Yes po. So, galing pa kayo sa Pateros po. Pateros. So, yes po, nandito kayo. So far, ano ang expectation nyo ngayon na makukuha nyo dito sa Trade-o-Ree? Bali, sir, may, kumbaga, dadagdag po din yung knowledge po ng mga history ng scouting items po, sir. Then, bali, kung may chance po, mag-aaroon din po kami ng mga bagong items. Okay. Then, sir, bali, yung mga matutunan po namin, i-apply din po namin sa collection po namin. Hindi lang po personally, pero sa council din po. Ah, okay. So, ito talaga, gagawin nyo ng career ang pag-trade. Yes, po. And of course, pag-collect. Yes, po, sir. Ayan. So, ito, collect for ano din to, ha? So, hindi lang mga patches, kundi meron ka dito, napansin ko may mga strip ka. Yes, po. Ipagpapalit mo rin to. May nagko-collect din ba ng strip? So, ito. Yes, po. National Capital. So, saan mo siya ipapalit? Makati. Actually po, bala ko po, ito po. Majority po is gusto ko po makakuha ng Messenger of Peace related items. So kumbaga sa Messenger of Peace. Yes po. Uy, teka muna, ito, bago lang to. Meron ito sa National Office na 80 pesos ito, pero paubos na. So ano mo siya? Pwede po, if ever mayroon pong nag-take interest po sa akin. Okay. Kasi ngayon, ang dami bumibili nito dyan sa National Office. Mabili ngayon sa National Office to kasi, yes, syempre rare. Magiging rare na to because we will only have 185th anniversary. So, sa ngayon, talagang ano to eh. Kumbaga parang selling like hotcakes. Uy, meron kang pizza pie. So, ito ba accumulate mo? Up to green po. Up to green? Yes. Okay. So, sa Robert, bakit mo, saan mo siya i-trade? Actually po, yung papalitan mo ng yellow? Is for, ano na po yan?
Para po sa personal na po yan. Personal. Ah, okay. Sa personal uniform. O baka naka... Ay, green ka pa lang. Di yes, mo pa nabubuo yung buong pitcha. Yes, kasi after that, meron ka ng papalit. Di mo na isusot ito, right? Apo. So, ayan. Coastal cleanup. Oh, talagang ang galing. International coastal cleanup. Mga bago to, sir. Yes, mga po. Bago tong mga collection mo. Kayo, sir, dalawa lang po ba ang dala nyo? Meron din po ako dala, sir. Pero, for ano po siya? Mga for? Personal... Personal, yung ano lang po. Personal collection lang po talaga siya. Ah, so, hindi mo siya pagsuswap? Yes po. Bali, ito lang po talaga. Ah, yan doon talaga. Yes, pero sir. Bakit ito sayang naman mukhang lumaan to? Ilan taon na to? To be honest naman po, sir. Although, maganda nga din po siya. Mas, ano, kung pwede ko naman po siya ipaswap po kahit kanino. Ayun, may makukuha po kung na mas interesting po na item po na para sa akin, sir. Then, I will take the chance na rin po para ipaswap, sir. So these are your collections. Yes, po, sir. So this personal collection. These are for swap. And this will be for this is in my own collection. Oh, these are new ones. Yes, right? Sir. Dalawa yung binili mo. Yes, po, sir. Para ah, okay. May backup na din po. Just in case mawala. Yes, so pwede mo ipag-swap. Swap na kayong dalawa. Hindi pwede. Pareho yes, lang. Wow, this oh my God, this will become a vintage, you know. Yes, sir. For 100 years of scouting. Mabili din ngayon yan, yung necker. May mga necker dyan sa ano. Yes po, sir. Actually po, kompleto ko na. In some ways po, nakompleto ko yung collection ko po nung Centennial necker chips. Wow, ang galing. Yes po. Na, so, dala ko din po siya actually, sir. Okay lang po ba? Oh, sure. Patingin. Talagang you are avid collector na rin. Yes po. So, ikaw, hanggang saan, ano ang collection mo pa aside from this one? Neckerchiefs po, and actually may binubuo po akong type A. Senior scout type A po siya noong around 1990s po. 1990s? Yes po. So, type A uniform. So, iyon ang bubuuin mo? Yes po. Actually, meron okay. Na po ako ng polo, dala ko po. If okay po, pwede ko po ba siya? Oh, yes, sure. Ah, ito naman ang mga necker mo. Yes po, sir. Ilang ano to, ilang klase? Bali, may dalawa. Ano oh, po? Bakit dalawa ang ano, dalawa? Bali, sir, ayon po sa ni-research ko po. This one po is parang sa isang activity po sa Marikina. Then ito po yung before po nung mismong Centennial Jamboree nung 2014. Parang pre-jamboree na activity po siya. Since nag-ano po ako na nag-spark po ng interest ko, sir. Bali, tinarget ko din po silang dalawa. May mga naipon po akong gamit. Pinaswap ko po sa kanilang dalawa, sir. Pero ito, meron tayong kulay puti. Yes, yung po, binibenta sir. Ngayon dyan sa ano. So, ibig sabihin, hindi lang pala isa ang inisyo. Yes po. Wow! So, this one is different. So, tatlong yes. Magkakaiba. Lima po actually, sir. Why five? This one po kasi, sir, but parang sa pagkakalam ko po, nilabas po ito ng ano, first release po. Okay. Then yung nagtatagal, nung nagtagal na po sir, nilabas din po ito yung parang mas maliit. Okay, smaller. Mas maliit ang ano yes niya. Po, kasi size po nitong embroidered. And this one is embroidered. Yes sir. Tapos merong may kulay. Yes po. So this one is worth collecting talaga kasi magkakaiba. So kumpleto ka na ng collection sa kanya. Yes po so, sir. So sa limang items na to. Well, baka po sir, may maglabas po na ano din sir, na ibang item din po na ganito. Mm-hmm. So makikita talaga. Yes po. Eh this one, ito yung ano. Yes po sir. Yan yung bago. Ano po sir, 2016 po. Okay, so 2016. Yes sir. Pero this is interesting kasi ang nakita kong binibenta sa national office, isa lang. Ito lang. Yes, po, sir. Hindi ko alam na meron palang iba-ibang klase. So sabi mo, sa iba't ibang activities, iba-ibang necker ang... Yes, baka kaya hindi kaya ito iba-ibang venue. Hindi naman. Kasi ito eh bakit yellow, ito green, tapos tatlo ang white. This is different. This is exciting. Yes po sir. Bali iba't ibang activity po sila pero ano po sila? Nag-celebrate po sila ng isang commemoration sir, which is the Centennial of the Philippine Scouting. And this one, of course, issued by Marikina. Marikina Council. Kasi yes, nakalagay po, Marikina City. Yes po. Diyan po, ginanap po yun doon, sir. Ah, okay. So, siguro ito yung inisyo ng Marikina being the host, right? Yes po, sir. Ah, okay. Very, very nice. At ikaw, ang ito naman? Ito po yung tinutukoy ko, sir, na senior scout type A, sir. Okay. 1980s to 1990s po. So, kukumpletuhin mo siya? Yes po. Actually, including po, sir, the patches? Yes po. Aayusin ko rin po yung patches. Okay. Para maging presentable po siya for display po. Ah, okay. Nice one. Kasi ito, ang hahanapin mo ngayon mga patches nila, yun din time na yun. Yes di po. Hindi mo pwede siyang lalagyan ng ibang. Opo. Wow.
ang galing. Ganun pala mag-collect, no? Yes, po. Eh, sa mga hinahanapin yan? Punta ka ron. Oo, din ko po hahanapin. Titingnan natin kung meron silang pansuswap. Anyway, kung interested silang mag-swap ng iyong mga items. Anyway, thank you very much. Ang galing-galing nito, Rev and Mel. Maraming salamat sa inyo. Sa pag-unlock ng interview na to. Thank you very much. Sana makakita kayo ng mga items na bagay sa inyo. Lalo ka na. Hopefully, sir. Thank you. Kasama po natin ngayon si Scouter Maria ng Makati Council ng Outfit 234. Anong masasabi nyo sa event natin ngayon so far? Maganda po. Then, ayos po yung pagkaka... ano po ng mga patches. Tapos may libre pong patches. Tapos mababait po yung mga tao dito. Then... actually, masaya po siya kasi po may matatanggap ka ng collection galing sa kanila, sa iba't ibang location. Eh, lamang po. Salamat po! Kasama ko ulit, of course, si Ginoong Yasser Sarona. Kitang-kita nyo naman ang kanyang mga collection. Tatanungin po natin siya sa mga lalo na. Ito po ay importante sa mga Boy Scout na gustong mag-collect o mag-start ng collection. Okay, balik po tayo, sir. Okay. So usually po, yung the art of the art and hobby of collecting scouting memorabilia, no? Mga patches, yes. Scarf, mga slides. So usually, thematic yan. You decide kung anong theme or anong category or interest yung gusto mong i-collect. Say for example, lahat ng related sa Eagle Scout, okay. Or lahat ng related sa World Jamboree, or lahat ng related sa other countries. So you can start, kasi mahirap kung magkukulika tapos lahat agad gusto mong i-collect. Okay. Wala siyang ano, so dapat, pag magkukulik kayo, ako personally, ang collection ko is wood badge item. Hindi ko dinisplay kasi puro mga scouts yung, okay, yung okay. Participant ngayon. Pero yun yung special collection ko talaga. Wood badge. So aside from this hundreds of collectibles, meron ka pang ibang collection, sir? Yes. Yun nga, yung wood badge item, kaya lang kasi ang audience niya is for adults. Okay. So hindi ko siya dinisplay ngayon. So ngayon, basically, ang display ko is country scarf, tsaka World Jamboree scarves, tsaka mga badges. All are imported. Oo, imported. Hindi na ako nag-display ng local kasi dun sa kabilang exhibit, may display na ng local. Okay. So, thematic. And then si Sir Jacob tsaka si Sir Paolo, usually puro related sa Eagle Scouting yung kanilang mga collections. Sir, paano ba sa isang collectors, ano ba ang maisasuggest nyo na bago sila mag-collect ng mga items? Yun, yung kanina, no? Basically, dapat ano, maalam kayo mag-assess ng quality ng badges, no? Okay. So marami kasing klase ng ano, ng production. So merong pinakamaganda syempre of course yung 100% full embroidery. Ah, okay. Yung ibang badges or patches, sublimation, woven, okay. No, ibang production yun, pero hindi ganun kataas yung quality. Kaya ang pinakamataas na value is talagang yung 100% full embroidered. Ah, okay. Yun. Ito yung, tapos, isa din sa category na titingnan nyo pag makikipag-trade-in kayo, whether or not fair yung trade, anong event yung badge? Okay. No? Is that a regional jamboree, a world jamboree, national jamboree, or a local camp? No? So, yun yung mga tinitingnan natin dyan. Yung event, anong event yon, tapos yung quality ng production ng mismong badge, kung embroidered, woven, or sublimated. Okay. Sir, ang sabi nyo, titingnan yung mga event. Halimbawa, yung po ba sinasabi nyo, let's say, gusto kong mag-collect ng mga patches ng lahat ng jamboree from start to present. Ganun po yun. Yes, doon kay Joseph. Okay. Meron siyang mga collection ng mga lahat ng national jamborees. Okay. Lahat ng ASEAN jamborees. Okay. Wow. Lahat ng world jamboree. So, jamboree, puro jamboree related siya. Puro jamboree related. Yung iba naman, mga neckerchief na to. So ito naman, iba-iba siya. Yes. Hindi lang jamboree. Ah, okay. So ano pa po ang pwede nyong maipapayo sa mga kabataan natin, lalo na sa mga scouts na gusto po talagang magtayo ng sarili nilang little museum ng usually, mga collection? Usually, ang tip, ano, get to know more a lot of scouts from different countries. Wow. So that by the time you will go to their country or by the time they will come to your country,
meron na kayong pre-arranged na exchange. Ah, okay. Kasi mahirap yun, yung pupunta ka sa isang event, tapos maghahanap ka ng kapalitan. Correct. It takes time. But kung meron ka ng mga pre-arranged na kaibigan na nag-agree na makipag-trade sa'yo, mas better. Ah, okay. So ako, ganun yung ginawa ko nung mga previous World Jamboree. Bago ko pumunta doon, kausap ko na yung mga friends ko, alam ko na kung ilan yung dadaling ko, alam ko na kung sino yung ka-trade-in ko. Kasi yung country souvenir nila, tas yung country souvenir natin. So pinapalit mo yun. Yeah. So kumbaga, bago kayo pumunta sa isang jamboree, pre-arranged na siya. Arrange na. Mas maganda nga naman. Yes. So ano normally ang tinitrade nyo, sir? Badges at scarf. Badges and scarf. Iyon dahil iyon ang collection. Yeah. Kasi iba nagdadala ng mga carabao slides. Yeah. Anyway, sir, thank you very much. Maraming salamat, Nicks on TV. Okay, kasama po natin ngayon si Guildmaster Florencio Antonio ng St. George Guilds Philippines. Ito po ang dala niyang koleksyon. Mapapansin nyo na kaunti lamang, maliit lamang, pero mayroong isang importanteng koleksyon na wala ang ibang tao dito sa Boy Scouts of the Philippines. Good morning, sir! Good morning, sir! Napansin ko, mayroong kayong dalang isang set ng mga ano po ang tawag dito? World Scout Jamboree Patches. World Scout Jamboree Patches. Pero ang nakatawag po sa akin ng attention, sir, itong black na to. Ano po ito? It is the first Wasson badge. Okay. In black that came out before the making of the purple Wasson badge na right now. It was designed. Okay. Designed and made by the first world Filipino World Scouting Committee chairman in the person of the late Ambassador Antonio C. Delgado. So ito po ang dating ginagamit bago po siya ng kulay. Bago man naging violet. Kaya naman ginawang violet from black to violet because the scouting originated from UK. Okay. United Kingdom, and so it should represent royalty. Ah, yung kaya po black. Naging violet. Ah, naging violet, sorry. Kaya pala naging violet. Mm-hmm. So, sir, ibig sabihin, ito po ay rare na. Rare, wala yan. Wala po ngayon wala dito yan. Na ini-issue. Not that I know of. Wala. Paano po napunta sa inyo ito? From the ambassador, he gave it to his eldest son, who was my Boy Scout, who is member of the National Executive Board, Jose Eduardo C. Delgado. Ah, so ibinigay talaga sa inyo, yes, para ipagkatiwala na. So kumbaga, ito is very, very rare na po ito. Wala na pong makikita nito talaga na nagsusuot ng ganito. Ano pa po ang mga collection nyo ngayon, aside from this one? This one, when I went to the World Jamboree in Australia, okay. But I was not part of the Philippine contingent. I was part of the International Fellowship of Former Scouts and Guides, which Australia was my sponsor. Ah, okay. Ito po isa. Ito, sa US naman po. US World Jamboree din to. Yung Boy Scout ko, maten ng World Jamboree, when he came back, he gave it to me. Ah, okay. St. George Guilds din po siya? Hindi natin po. Ah, okay. So, gone to the camping grounds. Like this one, ito po, ayan, mga Philippines na po yan. Ito yung World Jamboree that will take place this year. Ah, bago po yan. Ayan, okay. 2023. I have been to Korea, but this okay. One is was given to me 5 years ago. Oh, 5 years ago. So this one, 5 years ago na. Mm. So bago pa talagang magkaroon ng idea ang mga tao about Jamboree, meron na kayo? Meron na. Ah, okay. Ano pa po ang mga collections nyo? Meron pa po ba kayong collection sa bahay? Marami pa collection doon. Marami. Ano po ang mga collection? Mga neckerchief, trophies, plaque. Of course, the certificates which I have received from national, both from national and local council. I have been a part of Manila Council, but right now I am very active in Quezon City Council. Ah, okay. Very active na po talaga. As board member. Ah, okay. So, di pa po ba kayo titigil mag-collect? For as long as there's something to collect, go ahead. Wow. Make tama nga day. Naman. Mm-hmm. Sabi niya, for as long as there's something to collect, collect.
Thank you very much po, sir. Maraming salamat po sa inyong insight. And nice giving me opportunity to present especially the first Wosong badge. Yeah, this is the first Wosong badge. At sorry guys, wala po kayong mabibiling ganito. Unless, kunin nyo sa kanya to. Oo. Bye-bye, thank you po. Thank you, sir. Ayan, kapansin-pansin po sa mga naka-display dito ngayon ay ang mga, siyempre, bagong items pa lamang. Hindi po ito mga vintage, pero ito po ay galing sa anong event po ito? National Rover Congress. Sama po natin si Robert Altea and PJ para i-explain sa atin kung ano ang nasa harapan natin ngayon. Napakaraming items, napakaganda, at sabi nila, pwede niyong makuha ito sa tamang halaga. Okay, good morning po ulit. Good morning po. Okay, kapansin-pansin po sa mga naka-display dito, may mga bago po. Ito po, syempre, hindi mga vintage bago. Ma'am, saan po galing itong mga items na nanditong naka-display ngayon? Ang gaganda po nila. It was designed po by the National Rover Congress creative team, particularly Rover Scout Miro. Yours truly po. Scouter Andrew Dadang and Alex Ibanez. Okay, ito po ang ginamit doon sa Rover Congress. Yes, okay, nung I think I remember nung pong anniversary ng Boy Scout no October, right? Yes po. So, ito po ay binebenta niyo na lahat. Yes po. Wow. Okay. Ma'am, magkano po tulad nito? Magkano po ang benta ninyo mga ganito? Napakagaganda po. Maganda po 'to sa of course sa collector's item din kung ayaw nilang isuot sa ngayon. Magkano po ang mga ganito? Originally po 100 pesos 'yan, pero po we're having a discount po 20%, so 80 pesos na lang. 80 pesos na lang. Napakamura, ma'am. Ang ganda nito, I think this is worth collecting. Ito pong necker. 550 po siya. Pero hindi pa siya discounted. Yes. So, magkano po siya kung i-discount? Ang ganda po. 440 na lang po. 440. Wow, napakamura na siya. At saka maganda to. So, ibig sabihin, pwede siyang mabili kahit hindi ka umattend ng Rover Congress. Yes, po. Kahit sinong mga rover pwedeng bumili. Okay. Ma'am, ano-anong item pa po? Like this shirt. Ito maganda. Itong gusto ko ang shirt na to. Ito po. Ito pong shirt na ito, magkano ma'am? 600 po siya. 650. Hindi pa rin po siya discounted. Hindi pa po. So binebenta niyo rin at discounted price. Yes. Wow, magkano na po ngayon ito? 650. Magkukwenta. Hindi po kami magkukwenta, pero 20% po ng 600. Iyon na po yun. Anyway, ang maganda po itong t-shirt nyo. Tanong ko, kung ako po ay gusto ko magsuot kahit hindi po ako rover, pwede ba? Yes po. Mga senior. Okay, mga senior scouts dyan, kung gusto nyong magkaroon ng napakagandang t-shirt, quality po, mabibili nyo to discounted. Kayo na po ang magkwenta, 60%, ay 20%, sorry, ng 600. Ayan. Marami pa po silang binibentang item. Actually, bago po ito. Pero pwede nyo pong idagdag sa inyong mga koleksyon. Tulad po ng notebook. Ayan. Tatagal po ba yan ng 10 years o 20 years? Quality ng papel. Yeah, okay. So ito, magkano po ito? 100 din po. So, 20%? 80 pesos. 80 na lang. So pwede rin gamitin sa school. Yes. O de, kabog si ma'am dahil social ang inyong notebook. At meron po kayo nitong eye delays. Wow! Kompleto po pala. Okay. So, lahat po ng umattend doon, nakabili po ba nito ng mga ganitong items? Lahat po sila meron po. Okay. Freebies. Kasama sa freebies. Ang ganda-ganda po nito. Ito po, magkano ito? 100 din po. 100. So, bigyan mo ako ng 4 hamaya. Ha? 60% discount kasi i-add mo yun 20 80% discount pala yun ano kasi 20% discount idadagdag mo yun 80% discount tama ba ako hindi sorry naman akala ko kasi kung bibili ko ng 5 100% discount na yun so this one is the passport okay kung sumama ka ito yung meron ka pero pwedeng rin bumili yes paano yun gagawin niya pa rin yung mga nandito para magkaroon siya. Pwede naman po, according to his or her will. Okay. Ang ganda po nito mga items na nakakatuwa dahil mga bago, like this one, ito. Ito po ay? Sticker. So magkano po ang sticker? 50 pesos. 50%, 20% discount. So magkano yun? So kung bibili ko ng 5,
free na siya. Biro lang siya. This one, sticker din. Ano po? Yung prices po, originally. Alin? Ayan po yung original. Ah, original price. Sorry naman. Ito po, ay mga benta na po yan. Pasensya naman po. Anyway, I'm calling all scouts, lalong-lalo na yung mga rover dyan na hindi naka-attend ng rover Congress noong 2022. Narito po ang mga items, murang-mura dahil 20% discount. At syempre, pwede nyo po silang kontakin kung gusto po ninyong magkaroon ng sariling items na napakagaganda. Ayan. Saan po kayo pwedeng kontakin? Sa our own Facebook page po, nandun po yung mga items sa sinisell. So, pwede po sila i-message anytime. So, ano po ang Facebook nyo? Ayan. Tingnan nyo po dito. Ayan. Nakasulat po dito ang kanilang... Rover Circle Cardinals. Rover Circle Cardinals. And so, National Rover Congress 2022 po. National Rover Congress 2022. So, mga kids, bili na. At sinisigurado ko sa inyo, limited items lang po ito. Pag ito po ay naubos, nga. Kasama natin si Scout? Harold Correa. Taga saan? Makati City. Kamusta ng ating event, kapatid? Masaya naman po, tapos may mga kaunting libreng patch naman po na. Mabuti naman po para sa inyo. Opo. At happy birthday sa iyo, ha, kapatid. Ay, salamat po. Kasama naman po natin si Miro, Jan, and Carlos ng Rover Cardinals na siyempre nandito rin sila at nagpa-participate sa Trade-o-Ree. Magandang umaga, mga Gopings. Good morning, sir. Ayan, ikaw? Good morning, sir. Parang bedroom boys. Okay, good morning sa inyo. Napansin ko, nandito kayo sa mga collection ni Sir Yasser. Hindi sa inyo yan, ano? Oo, di lang niya yan. Okay, bakit kayo ngayon, at syempre nandito, ikaw, Sir, anong, ba't ka nandito ngayon? Well, usually po, nandito po ako para bantay po yung mga patches po ni Sir. Okay. Marami po siya, as you can see naman po. Oh. And mahirap po siya bantayan kasi yun naman po, marami bang pulisa po. Okay, may plano ka bang trade? May plano naman po kung ano, kung pantay po ng value nung dala ko po. Kaya ano ba ang dala mo? Patingin. Ito po, ano po siya sa wow. National Rover Mood po. Ah, National Rover Mood. So, anong gusto mong ipagpalit dito? Namimili pa lang po. Namimili. Hindi diyan kay Sir Yasser, ha? Nandito rin po. Pero hindi po sa kabila. Gusto mo palit tayo? Ito binagbigay sa akin. Dalawa yan. Hindi naman. Ayaw mo nito kasi kaya mong bumili. Ay, kaya namang humingi. Doon, may nagbimigay. Okay, thank you very much. Ikaw naman, kuya, ang dami mo nito. Ano po ba ito? Ah, sir, ito po mga sticker po ito. Ah, okay, yes. Mga sticker. Pero ano to? For trade din ba to? Na actually, sir, ano, in Trade-o-Ree, binibigay namin to for free. Okay. Yung instructed sa amin ni Sir Yaz. So, para ano, ito na rin siguro yung magbibigay, let's say, motivations to the... ano, sa visitors, sa mga participants ng Trade-o-Ree nito. And ayun, syempre, pag umatan sila dito, syempre may freebies din sila. Ah, hindi okay. Lang sila may pag-trade, but they will also get so this is for free, ha? Yes, sir. Libre. Yes, sir. Ah, okay. So pagka ako umatan pala, mag-uuwi ako ng mga ganito. Wow, ang ganda. Yes, so pwede ba akong makahingi nito? Ah, yes, sir. Oh, sige, mamaya, ha? Ikaw naman, kuya, kasama ka rin ba dito sa mga namimigay? Yes, sir. Kaso sir, hindi lang po tayo nagtitrade ngayon. May tinitinda rin po kami. Ah, okay. Yung kanina, kina Altea. Okay. Yes po. Yung mga... So kasama ka doon? Yes po. Okay. Sige, ulitin natin. So kasama ka dito dahil kasama ka rin dito sa mga bebenta ng yes, mga po. Items. Actually, nakita ko talaga yung items na to. Napakaganda. Yes, sir. Talagang makita nyo, ayan. Kuha rin to sir ng mga scouts natin. For collector's item na talaga siya. Yes po. So, ang tanong ko nga kanina, kina Altea, pwede ko bang bilhin ito kahit hindi ako rover? Yes po. Pwede ko rin isuot? Yes po. Ah, okay. So, itong mga ganito, ilan, kasi sigurado yan, marami ngayong nanonood sa atin, dadagsain na kayo ng mga inquiry tungkol dito sa Rover Congress. Again, uulitin ko, pwede po talagang bumili kahit mga Boy yes, Scout. Po. Ayan, kahit mga nanay. Yes, nila. Okay. Actually, mga nanay ang bumibili. Nanay ng boys ka. So, sinabi sa akin, merong discount din. Yes po. For today po, 20% off po lahat ng items. For today lang ba yon? Or the yes, whole, po. Ano na? Ibig sabihin, ngayon lang mag-20. Ah, okay. Pagkatapos nito, back to normal ang price. Yes po.
Hala. Kailangan pwede pala talaga. Pwede naman po sila umorder online din po sa Facebook page ng Rover Congress. Ayan. Meron so, ito po yan. Nababasa nyo po. Ayan. Dito po sa linya na to. Ayan. Oh, nandito rin ba siya? Yes po. Ah, okay. Nandito po pala siya. Ayan. So again, maraming salamat po sa inyong tatlo. At again, I congratulate you for this very successful Trade-o-Ree. Ayan. Sana makakuha ka ng, mahanap mo ang hinahanap mo. Misan mahirap, di ba? Okay, shoutout time! At kasama natin ang magagaling na mga taga Cavite Council. Shoutout! Shoutout sa nanay ko! Nandito na ako ngayon sa Maynila. Bibili lang ako ng suka. Shoutout nga pala sa mga kasi ko dyan. And hello pala dun sa pusa namin natutulog dyan. Shoutout po sa mga ka-ano ko dyan, ka-council tsaka ka-schoolmate ko po. Dito na ako. Hindi naman nagpapatalo ang mga taga-Pateros Council para sa isang shout-out! Woo! Sa mga senior scout po namin dyan, sa mga rubber scout, hi po sa inyo. Shout-out po kay Gabriel Requinto. Shout-out po si Nari ko na pinayagan po ako na pumunta po dito sa National Scout Office. O ano pa? Sa crush ko, crush back mo na. Yung kumpras niya. Isang tipo na yung snake siya. Shout out din po para po sa amin kay Ma'am Irma and Bon Voyage po. Pagpunta mo po ng Amerika, huwag mong kalilimutan ang Pateros Council. Woo! Natin ang magagaling na scouts ng Makati Council at syempre ang birthday boy na si Harold. Shout out! Woo! Oh, shout out! Shoutout sa nanay ko, napakaganda. Shoutout mga pinayagan mo po. Shoutout sa mama ko, sana huwag ako pagalitan. Shoutout po sa Makati Council to all. Shoutout po sa kanya, sana sagutin niya na ako. Ayan, ayaw naman patalo ang mga taga Nabotas Council. Shoutout! Shoutout po kay Sir Alfred, yung outfit advisor po namin. Shoutout po sa Kaunlaran High School from Nabotas City Council po. Oh, shoutout sa lahat ng scout ng Nabotas City Council at sa kabatch ko sa mga Eagle Scouts. Ayan, nandito kami ngayon sa Trade-o-Ree na ginaganap sa 15th floor ng National Office.